Welcome back guys sa ngayon i-review natin yung Sairen VM-Q1 as I promised kanina. Ito yung manual instruction niya. English po yung nakalagay. And then mayroon siyang silica gel, QC pass, and guarantee card. So hindi ko alam kung magagamit ba ito since binili ko lang naman ito sa Shopee. And then ito po yung mga items naka-included doon sa box ni Sairen. Mayroon siyang windshield, microphone. Yan, metal po yung microphone. All metal siya. Tapos mayroon din siyang tatak ng Sairen. And then ito yung Sairen pouch. Yung bag niya. Parang ano siya, it's waterproof. Waterproof ba ito? Mukha waterproof. Maganda. And ito yung foam windscreen shock mount. Ito yung TRS. TRS ba tawag dito? Check man natin. Ayun, TRS. The TRS audio. Ito yung ginagamit sa mga camera. Mga digital camera. Kasi yung connection nito guys. Ayun, parehong dalawa yung guhit. Tapos ito namang isa, ito yung tinatawag na TRS. Ayan, TRS to TRRS. So ito yung ginagamit natin for cellphone. Ito yung, itong dalawang guhit, ito yung i-connect natin dito sa likod ng microphone. And then ito namang tatlong guhit, ito naman ang isasakak natin sa cellphone kung gagamitin natin siya sa cellphone. Guys, yung specs niya nga pala, ito yung nakalagay sa box. Low self noise, all metal body, patented shock mount, flat frequency response, super cardio recording, no battery required. So, hindi na rin siya kailangan ng battery. Pero yung isa nga pala guys na kailangan malaman nyo, hindi siya plug and play. Like, example, gagamitin natin siya sa cellphone natin. Sa cellphone kasi natin yung video application doon or video recording doon is wala siyang settings for external camera, external microphone. So, wala siyang settings na pwede mong piliin yung external mic if pag mayroon. So, pag ang ginamit yung video recording is yung nasa cellphone nyo, hindi mo makikita yung difference nung microphone mic at saka itong Sairen kasi parang yung ginagamit niyang mic is yung mic pa rin ng cellphone. So ay trinay kong mag Google kung paano siya gamitin guys, and then sabi nga kailangan daw natin ng ibang application, video application. Nagtry ako ng iba-ibang video application pero yung na-try ko, isa sa mga na-try kong gumana is yung open camera. So ngayon guys, yung gamit kong for recording this video is yung open camera para ma-review natin yung sound quality nitong Sairen and then compare natin sa cellphone guys. Mayroon nga pala ako mga pinanood na video sa YouTube, mga reviews, yung sa Boya at saka itong Sairen. Mayroon siyang comparison akong video na napanood na using outdoor or sa mayroong electric fan. Yung napansin ko kasi sa dito sa Boya and dito sa may Sairen is yung sa Boya, parang maganda din yung quality ng sound niya. Pero nung mayroon ng hangin, malakas yung hangin, yung sound quality niya is parang putol-putol yung sound. Maingay siya. I mean, nung nilagyan ng katulad nito, windshield, anong nilagyan siya ng ganito ka? Hindi na siya ganun kaingay yung hangin. Pero nung wala siya, parang hindi mo maririnig yung boses. Or kung marinig mo man yung boses, putol-putol siya. Tsaka kahit na nilagyan siya ng ganito, mayroon pa rin siyang type na yung boses talaga. Parang napuputol talaga. So, kaya nung pumili ako, ito yung pinili ko. Yung price, same price ganito ng Boyas. Ito, kaya ito yung pinili ko. So ngayon, mga nasa isang dangkal yung layo ko sa cellphone. And then, ito try natin lumayo ng 3 feet and 6 feet away. Tapos, i-compare natin siya sa Sairen mic kung alin yung mas maganda yung sound, mas malakas yung sound or boses na makakapture niya o marirecord niya. I'll try to play music. Tapos, siguro, ano lang, konti lang kasi baka makapiray tayo. I'm not afraid to walk out. I'm just afraid if you follow. Yan, sanda ka lang layo mo. And then, mag-move ako ng 3 feet away. Okay guys, nasa 3 feet away na ako from cellphone camera. Then, play ka rin ang music. Okay, so then, move ulit ako ng mga 6 feet away from cellphone. Okay, sa ngayon, susubukan natin yung quality ng Sairen microphone. Oh my god, nahulog. Sasaksak natin to guys para ma-compare natin kung mas maganda ba mayroong mic. Nahulog agad yung mic. Itong dalawa. Yun yung isa. Bakit natin yung sinasaksak dito? And then, i-mount lang natin itong microphone dito sa may taas ng igla. And ngayon guys, sasaksak ko na yung Sairen. Nakasaksak na siya. Pero wala lang foam ha. Hindi muna natin nalagay yung foam. Nakasaksak na yung Sairen natin. And then magpiplay ako ng music. Mga isang dangkal ang layo sa mic. Yan. Tapos mag-move ulit ako ng 3 feet away from microphone. Play ulit tayo ng music. I'm not afraid to walk out. I'm just afraid if you follow.
Then move ulit tayo na mga 6 feet away. 6 feet na po yung layo ko sa microphone ng Sairen. And play tayo ng music. Gusto ko man po play yung music na po, pero hindi pwede kasi baka makapiright tayo. So mamaya, papakinggan ko para ma-compare ko yung quality ng mic ko. Alin yung mas maganda, mas malakas, mas clear, mas crisp. And then sa ngayon naman guys, yung susubukan natin is yung may electric fan. Dito sa left side ko, mayroon akong electric fan. Yung mic ko nga pala guys, nandito sa right side ng cellphone, nandito rin sa right side. So, tatanggalin ko para ma-compare din natin yung sound quality ng cellphone. Pag mayroong electric fan, ilagay natin sa number 3. Guys, sa ngayon, nakauna yung electric fan natin. Nasa number 3 siya. Try natin mag-play ng music. Itong maririnig pa rin siya ng ating cellphone. Then, try ulit. I-try na natin isaksak yung microphone ng side. Ayan, please nakasaksak na yung microphone ng side. Tingnan natin kung maririnig yung music natin. Tapos, music natin. Ayan guys, nilagay ko na yung windshield. Windshield ba yung tawag na dito? Ayan, yung balahibo ng pusa. Nilagay na po natin, then try natin ulit mag-play ng music. Sana huwag hindi tayo makapiright mo. Ayan, kung naririnig niyo siya. So, try ko muna guys, i-pause yung video para marinig ko din kung ano yung pinagkaiba ng mayroong external mic sa wala. And then, pag may electric fan, kung ano din yung quality ng sound. Ayan guys, napakinggan ko na yung video recording kanina. Yung comparison ng may mic, tsaka sa may external mic, sa walang external mic. And makikita mo naman talaga na medyo mahina yung sound quality ng walang mic. Yung mahina yung quality ng walang external mic compare sa mayroong Sairen mic. Kasi pag yung ginamit natin na mic yung galing na sa cellphone natin, medyo mahina siya. And then yung comparison naman pagdating doon sa electric mic. Actually, yung kung yung cellphone mic lang yung gamit natin, hindi masyado nakaka-capture yung sound ng hangin kasi nandito siya sa right side ng cellphone. And then, yung electric fan kasi natin is nandito sa left side. Kaya, yung hindi siya masyado affected ng electric fan. Pero siguro kung hiniharap natin yung cellphone dito sa left side, tingin ko mas makaka-capture niya yung ingay ng hangin. And compare naman doon sa Sairen habang nakawin yung electric fan natin. Yung wala siyang foam windscreen, talaga namang maririnig natin sobrang ingay. And halos hindi na marinig yung boses ko. And then nung nilagyan natin siya ng itong foam windscreen, mas na-lessen yung ingay ng electric fan. And then compared doon sa microphone ng cellphone and then yung Sairen, tapos mayroon ganito, mas maririnig pa rin natin yung ingay ng electric fan. Pero hindi na kasing ganun kalakas compared sa walang ganito. Tsaka, pero yung quality naman ng sound, mas malakas yung sound, mas dinig nyo yung boses ko nung mayroon siyang Sairen mic, kahit na naka-on yung electric fan. Mas nalalagyan mo lang siya ng ganito, o kaya itong, eto. So, yung comparison naman pagdating dito, I think parang medyo the same lang naman siya. Pero naman, sa quality ng sound, nung ito yung nakalagay, parang mas lumakas yung sound ng boses. Kung hindi ako nagkakamali, no. So, basically, maganda naman siya pareho. Effective naman siya pareho pag ginamit mo pa sa outdoor. I think lalo na kung mahangin, like kanina ginamit natin siya sa electric fan. Effective naman siya kasi nalilesen yung noise ng electric fan. And then, mas dinig kasi, mas dinig yung boses kung pag may mic eh. And then, yung ano nga pala natin, yung setup natin guys, nandito tayo sa loob ng room. And then, yung room natin is naka-close siya. Yung mga bintana naka-close. So, close yung ano natin, room natin. Yung door naka-close din. So, kaya hindi masyado ano yung boses. Kumbaga yung boses nakakulob siya. And so far, based sa comparison natin from mayroong from walang external mic using lang yung cellphone mic natin and then compared to Sairen mic, mas maganda nga naman talaga siya. Mayroon siya ng external mic kasi mas lumalakas yung boses, mas clear compared kung microphone mic lang, medyo mahina siya. And then kung like nasa labas ka tapos maraming sound kang naririnig, maganda din tong ano talaga, mayroon kang external mic. So for me, approve din naman siya. Basta guys, huwag nyo lang kalimutan yung sinabi ko kanina. Kung gusto nyo gamitin yung external mic nyo, huwag nyo gamitin yung default
video application or video recorder ng cellphone nyo kasi hindi nyo makikita yung pinagkaiba ng sound ng microphone sa cellphone and then yung external mic ng Sairen kasi hindi siya gumagana doon. Kailangan nyo ng other application and yung isa sa mga application na yun is yung open camera. Kung hindi ako nagkakamali sa pangalan, open camera. Or ipopost ko na lang kung ano yung pinaka-correct name ng dinownload ng application. Yun po yung ginagamit ko ngayon. Kaya na-compare ko yung sound quality ng microphone sa cellphone and ng Sairen external mic. Sa tingin ko hindi naman nasayang yung pagbili ko dito sa Sairen VM-Q1 Professional Camera Microphone. Yung worth niya ngayon is nasa 1,000 pesos, so 9,999. Binili ko siya sa Shopee, pero naka-discount ako. Mga 21% discount. So mga nasa, hindi na lang yung bili ko na. Kung sa 1,000 20% discount is 200, diba? So sabihin natin 200. So, yung na-discount ko. So, binili ko na lang siya ng 800 pesos kasi may discount ako nakuha. Using my IH card, approved naman sa akin si VQ Sairen or VM-Q1 Sairen microphone. That's it, guys. Thank you very much. Sana huwag niyong kalimutan mag-subscribe, mag-like sa channel ko. Bye-bye.